BCC ay nagsimula sa isang paggawaan sa Yotex Employees Cooperative. So, nagsimula kami ng ipon mula sa aming kinikita every payday hanggang December. Nagsimula ito ng 5,337 cooperators. May supervisor doon, may taga-walis, may taga-habi. Hanggang dumami ng dumami kami, na-convert namin ito into community. Naging na itong barangka cooperative. Ngayon, ito yung umabot na ng more than 900 million. Yung ating pangarap na maging 1 billion ay positibo na magaganap ngayong taon. Sa ngayon, more than 20,000 na ang members ng barangka. Meron na rin tayo sa San Mateo, Montalban, Cainta, Quezon City, Parang, Antipolo. So yan, nabibigyan natin ng serbisyo. Munti-unti lang ako nagtitinda ng ano sa bangke-bangketa, ganyan. Kumuwala akong puhunan, yung aking kumare, sabi sa akin, uy, may pa-seminar ang BCC daw. Sige, kakusama ko. Yung sister ko, nakabili siya ng jeep. Dumating sa punto na bininta rin niya. Yung buyer niya, membro din dito. Yung pambayad niya, dito rin manggagaling sa BCC. Nung time na yon, tinanong ko na gusto kung paano makapamember dito. Nakikita ko po kasi yung mga tarpaulin ni BCC. Na-curious po ako. So one time, nagpunta po ako dito sa office. Right then and there, nakapag-seminar po ako. Sa seminar, talagang maganda ang sinasabi ng BCC na para sa pangkabuhayan. Nagustuhan ko naman po yung mga policy, saka yung mga pwedeng maitulong sa akin ni BCC. Itong BCC ang naging ano namin para magkaroon kami ng puhunan. Bumalik po ako para magdagdag para sa aking share capital. Pinali ko yung sister ko, yung mga anak niya. Nasa service pa ako ng Philippine National Police na invite akong mag-member dito sa Barangka Credit Cooperative. Sa mga member natin na nangangailangan, habang nagbabayad sila, nilagyan namin ng share at savings. Napakalaki ng pagkakaiba. Umuutang ka na, yung left side mo, may for savings tayo, si Bio, yung sinatawag nating taya. Nawawalan ka ng utang, pero yung taya mo, lumalaki. Importante ito, yung naipon mo. Tumutubo na yung pera mo, nakakatulong ka pa. Gusto rin nating makasabay sa mga technology. Nagagamit na natin ang ATM natin. Mamimili ka sa SM, swipe mo, magagamit mo. Can you imagine, halimbawa, taga-walis natin, may ATM. Pag member ka ng BCC, ang ATM mo, pwede mong ipagyabang. May pera ka, nasa bangko naman yung pera mo. Sino tinutulungan mo? Ito, yung pera natin, iniipon natin, ilalagay natin sa isang lalagyan. Pinatatakbo ito ng mga professionals na employees, mga director, mga officials na nagmamalasakit para sa iba. Para yung mga maliliit, mga nasa laylayan, na ayaw tanggapin sa bangko, ito yung pagkakataon nila. Bali talaga ma'am, yung kinailangan ko 300,000. So, na-approve at natapos. May mga sumunod pang unit doon na dito ko na rin nailuloy. Nakabili ako ng kayuran ko ng nyog. Nakabili ako ng gilingan ko ng malagkit. Ako lang mayroong ganun sa bayagan ng araw. Ang dagdag kabuhayan ko kasi meron po akong mini sari-sari store. Yung business namin is yung UV Express. Nag-avail kami ng car loan. Pinasok niya yung van as loan sa BCC. Pagbili po ng mga RTW kasi yun po yung aking negosyo at the same time. Yung husband ko po may computer shop din po siya. Pag kailangan namin mag-upgrade or bumili ng units, sa loan ko sa BCC kinukuha. Nag-franchise kami ng water station noon. Nag-start ako ng business ng rug. Basahang bilog ng ginagamit sa jeep. Pag kailangan niya ng mga financial support na pwede niya mahiraman sa maliit na interes, sa BCC siya tumatakbo. Nasisira yung sakyan, nalalapitan din namin ito. Pagka nangailangan ka ng certain amount, nakakapag-loan ka. Malayo pa yung petsa nung kanilang babayaran o kaya yung bibilihin. Padating na yung parinyo ko sa BCC, nagkakatugma. O ganda yung ano, yung ikot ng ano, yung BCC. Pagka may nag-aalok, kasi may BCC. Na ilalapit ko siya dito. Nalipat ko na rin po si anak sa private school, sa good school, until hanggang ngayon po. Yearly yun, lagi akong gaano dito sa BCC, no, para pan-tuition ng dalawang anak namin. Sa madalit salita, nakatapos lahat ang mga anak ko. May anak akong civil engineer, natapos din lang sa BCC rin. Yung bulso ko, teacher. Sabi nga ng mga kasama ko sa bayaga, galing mo naman, ano, napagtitinda mo na bang, ano, napaplano mo mga anak mo, napapapag-aral mo. Pag may problema ka tungkol sa financial,
Si BCC ang natatakbuhan talaga. Ang BCC talaga pinauunlad lalo at saka ginagabayan ng Panginoon kasi maraming natutulungan tao. Katapos po kasi nung Undoy, after 2 years, nagkaroon ng bagets. Halos hindi pa kami nakaka-recover yung nawasout yung mga gamit namin. Sasakyan, si BCC po, nandiyan naman po para tulungan po kami. Nung namatay na si Mama, 5 years siya, years na yung nabayaran lang, na-cover na ng insurance yung utang namin sa BCC. Ngayon, nagagamit namin yung value, nakatulong yung business sa pang-araw-araw namin. Bakit daw ang bukang bibig ko lagi, BCC? Talaga hindi ko talaga maandun. Siyang nakatulong sa akin, nakita mo ang buhay namin, kako, sa kanila lang kami sumandal. Pag nawala isang member, so pwede namin i-pull out sana yung share sa our savings. We decided na kung ano yung nasimulan ni Mama, itutuloy lang namin. Kung nakatulong si BCC kay Mama, ngayon, makatulong naman siya kay Papa naman. Minsan ako magbabayad papuntang BCC. Nasa lubong ko si Sir Mascarinas. Sabi ko, kasi po nabundol po ako ng motor. Dali nyo to, bilisan nyo, sabi gano'n. Doon ako natuwa, sabi ko ay salamat Lord, kako nandito si Sir, natulungan ako na dali sa orthopedic. Sa pamunuan ng Barangka Credit Cooperative ay hindi kinakalimutan yung medical concerns ng mga membro at ng mga empleyado. Ang consultation lahat ng members dito ay libre. Bibigay din tayo sa mga membro ng libreng gamot. A healthy body also contributes to a healthy mind. Dahil dito sa BCC, napaunlad ko yung buhay na aking pamilya at syempre yung mga pangarap ko natupad po. Sa ngayon, di na ako naglo-loan kasi kumbaga nag-enjoy na lang ako sa tubo. Pagkatapos niyan, pwede ko ulit ilapit yung pangarap namin na lupa. Pag gusto ng aking family na mag-travel, marami na po kaming bansang napuntahan dahil din po sa pagluloan ko sa BCC. Magaan na po yung buhay ko ngayon, buhay ng pamilya ko. Isa po siyang form na biyaya sa akin ng Panginoon. Hindi mo na mamalayan na yung pera mo na nakalagay sa BCC, sa mga oras na ito, ay nagliligtas ng buhay. We have to narrow down the gap between the rich and the poor. Ang co-op is there, exerting effort. Narrow it down. Sir, kailangan ko po ang puhunan. Andyan, may puhunan ka. Sir, kailangan ko pong bumili ng bahay. Andyan, matutugunan ka. Sir, nakasakit po. Andyan ang ating kooperatiba. You know, when I roam around in Manila, I have seen poor people sleeping in the sidewalk, children naked. They have this carreton kung saan sila naabutan ng gabi. They sleep in sidewalk. My stomach boils. I remember co-op. This is now the subject of co-op. Because co-op is like a doctor. Tayo naman, ang bawat isang kasapi o kamayari, maski saan naman tayo pumunta, kung ikaw ay manghihiram, ang utang ay dapat bayaran. Obligasyon yan. At dapat ito ibalik sa takdang araw. Lahat sana ng member, maging member in good standing. Kasi hindi lang naman to para sa atin. Para sa lahat ng member. Pag pumasok ka sa isang commitment, dapat hindi maalis sa isip mo na mayroon kang obligasyon. Dalawa naman po yung klase, di ba, ng pag-utang, good debt and bad debt. Yung trust, kailangan wag din nila sirain. Kaya sana lahat tayo, magbayad tayo ng maayos ng loans natin. Makakasama nila ito habang buhay nila. Ang gusto natin, mapasaya natin ang member, makita natin isang araw na umuunlad ng dahil sa kooperatiba. Lahat ng pangangailangan niya, natutugunan. Nakapagparal siya, nakapagpagawa ng bahay, nakapagnegosyo, at naging isang masayang pamilya. Ang prinsipyong ipinatutupad ng ating kooperatiba ay prinsipyong galing sa pandaigdigan. Voluntary ang pagsapit. I-encourage natin ang lahat ng masasalubong natin na sumali kayo sa kooperatiba. Magsama-sama po tayo at sa huli, ang makikinabang po niyan ay ang ating mga susunod na henerasyon. Sabi nga po ng ating bayani na si Gato si Rizal, ikaw na unahang bayani natin na nagtayo ng kooperatiba. Tiyak na matutupad na ang gusto nating 1 billion ngayong taon. Sa lahat po ng mga dumalo, sa bawat isang kamayari, isang masayang pagtatapos ng ating 30 taong asembliya. Mabuhay ang mga kamayari, mabuhay ang BCC, mabuhay tayong lahat!